Nandito na ang Royal Caribbean, isa itong pinakamalaking cruise ship company na nagmamay-ari ng pinakamalaking cruise ship sa buong mundo, ang Icon of the Seas. Katumbas nito ang limang Titanic at kayang magdala ng 7,000 pasahero at 2,000 mahigit na crew. At ngayon naman, dito sa Maynila ay dumaong ang kanyang kapatid, ang Serenade of the Seas. Kaya naman mga kababayan, sit and relax lang kayo dyan. Ako na ang bahalang mag-tour sa inyo. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update. Dito tayo ngayon sa Manila Bay. At isa nga po sa mga barkong nandito ngayon ay ang Royal Caribbean Serenade of the Seas. So ayan, so sa mga nakakaalam po ng barkong to, shout out sa inyo at sa mga kababayan din po nating nagtatrabaho dyan, ay magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon po dumaong ang barko ng Serenade of the Seas, ang cruise ship na ito, March 24. So kaninang madaling araw po ay umalis na rin siya. Buti na lamang at nakuna natin itong barkong to dito sa may Manila Ocean Park. Kaya napakaswerte natin kasi nakita natin ngayon itong napakalakrin pong barko na to ng Royal Caribbean. So naglalaman po ito ng pasaherong nasa 2,600 plus at syempre napakarami din ng mga crew dito. Ayan. So isa po itong kumpanya na nagmamay-ari ng mga malalaking barko, no, ng cruise ship. Ayan. So ang alam ko sa mga gustong mag-apply dito ay Royal Caribbean dito sa may Mall of Asia. Alam ko ano to, no, yung direct, wala silang agency dito. So sa mga gusto mag-apply dyan sa Mall of Asia, hindi ko lang alam yung exact address, so pwede nyo pong i-search and then online pwede rin kayo mag-apply. So isa to sa mga barko, no, isa to sa mga kumpanya na nag-hired ng maraming Pilipino. Karamihan ho talaga ng mga crew sa mga barko ay Pilipino. At dito sa barkong to, sigurado ako na pinakamaraming crew ay mga Pilipino. So Serenade of the Seas, ayan. So actually bibihira lang dumaan dito or dumaong or bumisita ang ganitong barko ng Royal Caribbean po, no. Parang meron nga nag-comment sa atin way back 2007 pa, so napakatagal, no. Kaya ito, at natsambahan natin, nakita natin ang barko ng Royal Caribbean dito. Hindi siya yung pinakamalaki sa lahat, no. Alam naman natin, kalalabas lang ng isa sa pinakamalaking barko ng Royal Caribbean, ang Icon of the Seas, na katumbas ay limang Titanic. So napakalaki ho talaga nun, na kayang magkarga ng 9,000 mahigit na tao. So itong barkong to, siguro mga nasa 3,000 lang to. So imagine yung Icon of the Seas ay napakalaking barko. Sa ngayon ay wala na siya dito, no, March 25, wala na siya dito sa Port of Manila. Alam ko nasa ano na siya. Dumiretso siya ng Subic, no, Olongapo. Ayan, so nandun sila ngayon yung barkong to. Ayan, ilang oras din lang sila dito, no, or wala pa, no, parang 12 oras lang and then umalis na rin sila. So napakalaking barko, no, at napakagandang makita or pagmasdan ng mga ganitong klase ng barko. Yun nga po, sabi ko sa inyo, isa ito sa mga pangarap nating trabaho. Yun nga lang, hindi tayo na natupad, no, yung pangarap na makapagtrabaho rito. But anyway, sa ngayon ay natutuwa ako kasi sa lahat ng mga cruise ship na dumadaong dito ay nakukunan natin. So isa na rin yung memory, no, para sa atin na hindi man tayo nakasakay sa ganitong barko, nakapagtrabaho, but makunan lang natin dahil ako'y napakasaya kapag nakakita ng mga ganitong cruise ship, no, na dumadaong dito. And malay natin, di ba, one day, no, tayo ay maging isang pasahero na dito. So claim it, ano na natin yan, no. At pansin natin, no, mayroong mga nagtutour, sigurado yun yung mga kamag-anak ng mga nagtatrabaho rito na mga kababayan nating Pinoy, no. Alam ko pwede silang pumunta dyan, mag-tour sila ng kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho dito. So sobrang laki din po ng barkong ito, no. Ayan, Serenade of the Seas. So napakalaking barko. So ito, papakita ko sa inyo yung drone shot, no, yung drone view natin para
mas makita natin kasi medyo against the light na yung view natin dito. Tapos sobrang init pa, no? Grabe. Ngayon pa lang kasi simula pa lang ng summer, mga kababayan. Akala ko nung mga nakaraang buwan pa, nung nakaraang linggo kasi sobrang init lang. Pero ngayon pa pala, no? Ngayon lang kasi simula ng summer. Okay, so yan, nandito na tayo yung ating Kalapati at kitang-kita natin ang Metro Manila skyline, no? Napaka-aliwalas ng panahon ngayon dahil sobrang init. Alright, so nandito na ang ating Kalapati. Matatanaw natin dito yung Quirino Grandstand, yung Manila Ocean Park at yung mga skyscrapers, no, dito sa may bahagi ng Binondo, Manila. Pati yung Manila Hotel ay makikita natin. Sa ngayon, dito talaga dumadaong yung mga cruise ship, no, na dumadating dito sa Maynila na bumibisita dito sa Metro Manila dito po sa bahagi na to ng South Harbor Pier. Pero wag ho kayong mag-alala, no, marami kasi ang nagko-comment sa atin na sana daw ayusin yung daungan na to, no, lalo na yung pinakang entrance na pagdadaanan ng mga turista. So sa ngayon, dito muna, no, dito muna yung pinaka the best area para nga dumaong itong mga cruise ship na to. Eh sigurado naman tayo na alam ko na kapag ka natapos itong ginagawang reklamasyon dito sa may bahagi ng Pasay, ang alam ko ay magkakaroon dyan ng isang international cruise ship terminal. So kung ano yung mga nakikita natin sa ibang lugar katulad ng Miami or sa ibang lugar katulad ng Singapore, no, Japan, ng magagandang cruise ship terminal, ay asahan po natin na once na matapos yung bahagi na yan ng reklamasyon, ay dyan natin makikita, no, yung isa sa gagawing cruise ship terminal, no, world class cruise ship terminal sa buong mundo na dito na yan sa may bahagi ng Pasay. Kaya naman tsaga-tsaga lang po tayo, no, mga kababayan. Although talagang marami ang nagsasabi, no, naka-experience na dito daw sa bahaging ito sobra daw maningil, no, yung mga nagta-tricycle diyan, yung mga e-trike, no, sa mga turista. Kaya sana wag naman pong ganoon kasi siyempre, di ba, ay ipakita natin ang kagandahang loob ng mga Pilipino sa mga turista. Ayan, katulad dito. So ito na yung view dito sa bahagi ng South Harbor Pier ng Maynila. So yan yung Serenade of the Seas. At makikita natin na buti lang at maganda po ang panahon ngayon, no? At makikita natin ng mas maayos. Medyo malakas lang ang hangin kaya mahirap kontrolin po, no, yung ating Kalapati dahil hindi siya ganun ka stable pag sobrang lakas ang hangin. So kinakabahan tayo kasi nga baka mapunta sa iba yung Kalapati natin, no, or maligo sa dagat. But anyway, so ito para sa inyo yan. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki itong barko. Malaki din po itong barko na to, no, kumpara din doon sa mga pumunta ditong cruise ship. Halos kasing laki niya yung Queen Victoria, no, na isa rin sa mga cruise ship na dumadaong dito sa atin. Queen Elizabeth, yan yung mga malalaking barko po na dumadaong dito sa or pumupunta dito sa Maynila. So ito pong barko na to ay hindi siya nagpunta sa ibang lugar tulad ng Boracay, no. Talagang pero siyang pinanggaling ng ibang bansa and then nag-direct dito sa Maynila. At ngayong araw nga, March 25, ay nagdiretso naman siya dyan sa may Subic. Okay? So yun. At ngayon, sa mga pupunta dyan, ay wala na po siya, no? Sa mga gusto mag-view yun sa may Manila Ocean Park, ay wala na po. Bale, sa tingin ko, no, nakita natin ay ito na yung huling cruise ship na dadaong ngayon. May dadaong pang mga cruise ship pero next month na. At lang sila, no, parang hindi na siya ganun karami katulad nitong March na talagang sunod-sunod yung dating sa isang linggo, apat lima na cruise ship ang dumadating dito. So abang-abang na lang tayo at masaya ako kasi nakunan ko, no, halos lahat ng mga cruise ship na dumaong dito sa Manila Bay maliban lang dun sa isa na Silver Muse tsaka Azamara Onward. So yun yung dalawang hindi natin nakunan kasi nga medyo naging busy tayo, no. Kaya yun, hopefully ay naging enjoy naman po kayo sa mga video na to. Sana naipakita ko sa inyo na dinadayo at tayo ng mga ganito kalalaking mga cruise ship na pang international, no, makikita nyo, no, ay, no, ultimate world cruise na nakalagay dun sa gilid nitong barkong to. So yun lang po, no, mga kababayan, and maraming salamat. Thank you so much and salamat po sa pagsuporta kay Kuya Bok TV at ingat po tayong lahat. And shout out na rin po sa mga kababayan nating Pinoy na nandito nagtatrabaho sa barkong ito. Thank you po and God bless, no, mga kababayan, at mag-iingat po tayong lahat. Thank you, thank you, thank you.